Ayun, isang magandang umaga sa atin lahat mga kalapatids. No, at mapagpalang umaga sa lahat. So ngayon yung first training no nung aming club sa KRPC for this year 2022. So ang training ay sa Gumaca, Quezon. Pero meron ding ano, mga balik training na meron Tanay yata. Hindi ako nakakamali. Tanay at sa Pagbilao or somewhere in Laguna. So, na habang nagbe-breakfast tayo, then maga tayong gumising, ay nakita natin yung ano, yung post, no? Dun sa ating club at 7:05 nga daw inirelease sa Gumaca, Quezon yan. Ang ganda ng panahon. So, time check tayo. Ayan, 7:40 na. So, konting oras na lang at mag-abang-abang na tayo. So, yung niload natin kagabi ay 5 lang. No? Kaya nga, naitanong natin sa nating kalapatid bakit konti lang yung pinarga natin. Kasi ito ating mga ibon. Ayan. Iba niya, hindi natin kinarga. Ayan. Katulad niyang tatlo na yan na yun, yung checkered yan, tsaka yung blue bar na yan, tsaka ito yung anak ni Taiwan, eh kagagaling lang nito sa sakit, nagkahalak to, almost a week to, hindi, more than a week to bago gumaling. Matindi yung ano nito, pagkagaling ng Pagbilao or Lucena yan, tirik-tirik na siya. Tapos yung mga yan, mga naglaglag ng ano, mga primary. Itong checkered ay dalawa yung nilaglag, no? Kabilaan, dalawa. Tapos ito, naglaglag din niya, tag-isa. Yan. Tapos ito ay sinadya ko ng tanggalan ang apat na primary feather niya. Kasi nung pagkagaling niya ng, ano, nasipula. Pagkagaling ng Lucena, lagas-lagas yung, ano, feather. Lalo yung mga pang 10 tsaka 9. So minabuti na natin tanggalan ng tig-apat para bagong tubo. Ayan, naka-sticker pa. Oh. Yan. Tapos ito, si Tanda. Ganun din. No? Nagkahalak din to. Nahawa pa yung, yan, nahawa pa yung paris niya. So hindi na natin sinama. Ayan. Tsaka yung nandito yan sa baba. Dahil may inakay sila. Hindi ko na rin sinama. So, kaya 5 lang yung ating kinarga kasi usually kinakarga natin 12 or 10. So, ngayon 5 lang. Ayan. Hayaan na lang muna natin magsitubo yung kanilang feather para pwede na rin uli sila kahit sa balik training lang sa south. Ito, pwede-pwede na to pero ano pa ako, hesitant pa akong isama. Yan, yan ako ni Taiwan. Kasi wala pa, oh. Tingnan yung itsura niya, medyo malabo pa yung mata. So, yan lang muna mga kalapatid. Sata, balik-balik ako sa inyo mamaya. Ayan, ganda ng ano, weather. Oh. Yan, sana maganda yung mga pa-uwian ng ating mga kalapatid. So, yan, abang-abang tayo. So, ayan, habang naghahantay tayo dito sa ating area ay niredihan na rin natin sila ng yan. Kung nakaraan ay Mountain Dew, ngayon naman ay Guayabano Juice. Yan. Para maiba-iba ng variety yung iniinom ng ating ibon. Tapos nga pala mga kalapatid, sa mga nagtatanong, no, kung pagdating daw ba ng ibon natin ay agad nating pinaiinom. Ako kasi ginagawa ko ay pinagpapahinga ko muna. Mga 5 minutes siguro o hanggang 7 minutes. Hinahayaan ko munang bumaba yung init ng katawan ng ibon. No? Pagpasok nila sa loob, hinahayaan ko munang bumaba. Kumbaga maibsan ng konti yung kanilang pagod kasi once na pinainom agad natin 'yan at iinom 'yan ng napakarami, so malolos appetite sila. So pag binigyan ko sila ng inumin, yung tamang-tama lang na mauubos nila, yung hindi sila gaanong mabubunsol or sobrang busog sa tubig o yun sa pinaiinom natin. Para pagkain nila may gana pa sila kasi once na uminom sobrang uhaw ng mga 'yan dahil sa paglipad. Pag pinainom mo yan, iinom talaga ng marami yan. So, malolos appetite naman sila na kailangan ng katawan nila yung patuka na ibibigay natin. So, ganyan lang po tayo. Tapos,
Ito yung aking mga ibang sisiu na yan. Naka ano na yan, mga naka-club na yan, club ring. So iniwalay natin sila kasi hindi pa sila pwede dun sa isang loft. At hindi pa tayo nakakagawa pa ng isa. Yan, yung isa dulo ay yung ating gift bird yan dun kay kalapatid sa Caloocan. No, kay Bro Ogi. Yan yung checkered white. Yan, so shoutout nga pala sa Team Libis. Yan. Aanihin na natin yan sila. Tapos, ayan, meron pa tayong aanihin din na dalawa pang inakay. Yung isa nagkabulutong. Sa nahawa ng bulutong ito. So, yan. So, yun lang mga kalapatid. Sa abang-abang na tayo. Baka pagula tayo, may bigla nang sumulpot yung ating mga ibon. So, balik-balik tayo mga kalapatid. So, yan pa lang si Sunog mga kalapatid. Ayan, bumi-victory. Layo. Bunukuan natin. Hindi pa kita. Ayan, yan pa lang siya. Nag-ikot pa. Ni bago. Oh, di pa si Sunog, si Sards pa to, yung anak niya. Ni bago dahil mayroon tayong na-miss na training. Balikan ko kayo mga kalapatid at pasukin lang natin to. So, ayan na yung ating mga ibon, mga kalapatid. Ayan. Nandiyan na si Sunog, ni bago sila. Ito, nakapasok na yung anak niya. Ayan. Yan si Sards. Ayan, tambay mood sila. So, nanibago kasi dun sa ano, training dahil meron tayong na-miss na training nung bago mag New Year. So, ayan. Halos 2 oras nilang kinuha ang gumaka Quezon. So, yan lang ang ano nila, ang naging problema. At yan ang ano natin, o, yung pag may namimiss tayong training, lalo't lumalayo na yung training ng ating club. So, papasukin lang muna sila mga kalapatids. So, ayan na nga mga kalapatids. Datingan na yung ating mga ibon at awa ng Diyos ay nagpasok na. Ayan. Ayan si Sunog. Niwalay mo natin yung kanyang pares dahil umipisik. Umisipon. So, ayan pa. Si 480. Saka si 447. So, talagang nanibago sila dun sa lipad nila ngayon, no? Ang tagal. Dahil na-miss natin yung ano, yung before New Year na training sa, ano ba yun? Pagbilaw Quezon. So, nahirapan sila ngayon. Yung talagang importansya pagkakailangan huwag kang mag-miss sa mga training. Dahil, kumbaga, na-erase yung memory ng ibon pagka matagal siyang absent. Kasi more than a week. Parang more than a week yung kanilang na-absent, ano? Kasi simula pa nung Pasko, no, tigil na. So almost 2 weeks na tigil. So kaya yun ang naging diferensya natin. Bumagal yung lipad ng ating mga ibon. Pero at least nakauwi naman sila lahat. Yan. So yan lang muna yung ating video for today mga kalapatid at uli isang mapagpalang bagong taon sa lahat, no? Kahit medyo late na yung ating greetings pero still fresh pa naman yung New Year. So yan at kung tatanungin nyo ako kung ano yung ginawa natin after New Year, yan, nag trip to Tanay tayo. So sa bandang huli ng video papakita natin yung ating trip to Tanay, no? Dahil dun tayo nag lunch dahil request ng ating mga kapamilya at kapuso. Yan. At mga kapatid. So, yan lang mga kalapatids, no? At shoutout dun sa ating Team KRPC Club, no? At dun sa aming KRPC sector dito sa Cogeo. Shoutout sa inyo mga kalapatids. At yun, shoutout din kay Bro Jojo Dumakiling ng Malabon at Happy New Year, bro. At dun sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, no? Mag-anaka natin dyan. San man kayo sa lapalop ng mundo at yung ating mga classmate.
kung saan din kayo naroon sa mga oras na ito, ay malugod ko kayong binabati ng bagong taon sa lahat. At nawa ay maging fruitful na nga, no? Yung 2022. At ingat, dahil tumataas yung kaso ng COVID, no? Dahil dun sa mga nakaraang holiday. So, iwas-iwas muna dun sa mga ano, no? Kalabas-labas na kung di naman kailangan. At lagi kong sinasabi, no, na always pray. No? Yan, huwag nating alisin yan sa ating buhay, yung panalangin sa Panginoon. Kay maganda, kay pangit yung ating nararanasan, dapat nating ipagpasalamat dahil hanggang ngayon ay buhay pa tayo. At pinasisikat ng Diyos ang araw yan para sa lahat. So, yan lang muna mga kalapatids at iniiwan ko sa inyo mapagpalang bagong taon at ingat, God bless. So, magandang umaga sa inyo lahat, mga sa inyong lahat mga kalapatids. Nandito tayo, no? New Year na New Year, dito tayo sa loob ng Palo Alto. Yan. Binibisita natin yung ating mga tinanim. Yan. So, buhay pa naman. Kaya lang pagka na ikutan na ng mga damot din na bisita. Yan. Pinapatay sila nung mga damo. Yan. Yung ating santol, malaki na. Ayan, hinawa natin konti, wala tayong dalang panghawan. Dahil biglaan lang yung punta natin dito. Ito yung mangga. Tapos, ito pa yung isa. Iba, hinahanap pa natin na tabunan. So, maghahanap pa tayo mga kalapatids. Ayan. Nandito tayo sa loob ng Palo Alto. So, makikita nyo, kahit alas 10 na ng umaga, pero ang lamig pa rin ng hangin. Yan, kaya nung pag-akit na namin ng baras, hindi na kami nag-aircon. Nagbintana na lang kami dahil malamig. So, tutuloy kami ng tanay dun sa Cafe Caterina. So, ayun yung anak ko. Yan, balikan ko kayo mga kalapatid. Ngayon, dito kami sa BNK sa Tanay. Daming sticker ng mga rider. Ayan. Ang dami. Tapos, yun pa. Lamig ng klima. Ayan. Maganda rin resto. Tapos, mura pa yung pagkain. Lahat ng motor riders at motor vlogger. Dami. Ganda yung lugar. Hindi lang siya overlooking gagaya dun sa Cafe Caterina. So, balikan ko kayo mga kalapatids.